Dito sa mundong ibabaw, ay marami tayong suliraning nagagampanan sa pagmulat ng ating mga mata mula sa takip silim hanggang dumako ang bukang liwayway. Sa pagtaas ng araw, ay may kanya-kanyang gawain upang umusad. Ito ang kwento ng aking buhay. Ang nag-aayos para sa trabaho upang magampanan ng bawat tungkulin. Hindi iniinda ang haba ng oras na nakalaan. Isip na paayos ang responsibilidad sa trabaho na sasagutin. Sa ating kaalaman na maglalaan tayo ng oras puyat at pagod, pero kahit kailanman ay hindi namin naisip na tinitawan ang ating sariling nasasakupan. Gayunpaman, kahit tayo'y gumugugol ng mahabang-habang oras, ay hindi pa rin natin bitawan ang ating panghahawakan, ating obligasyon para sa kinabukasan. Mayroong madali, mayroong mahirap, mayroong salat, at mayroong pinagpala. Batang taga probinsya, matayog ang kanyang pangarap para sa kanyang pamilya. Hindi niya alintana kahit kahirapan ng kinagisnan. Pilit nagsusumikap kahit malayo sa paaralan. Milya-milya ang kanyang nilalang.
babae, tumawid ng ilog kahit na walang tulay. Nakasalalay ang kanyang buhay sa tinatahak niyang landas. Maulanan man at mahamugan, hindi siya umaatras. Sinusuong bawat araw-araw na pagsubok, kahit salat sa buhay pinilit niyang. Dahil mayroong mahirap, mayroong mayaman. Dapat tayo sumuko. Kahit salat sa buhay, ay pipilitin pa rin natin tumayo. Sapagkat marami pa tayong dapat gagawin. At sa pamilya, ay malakas pa rin ang determinasyon. Suliranin at patuloy lagpasan at hindi dapat itapon. Pangalawang banat ko, ikaw ang sentido. Ina nangangamoy ka ng putok. Sa padating na mukha-mukha mo yung puyat na manok. Ang ina mo, may bungo ka pa. Sa damit, ang ina kahit mukhang bungo ka na. Kahit bungo na to, masipag to. Di kagaya mo, palamunin ka ng magulang mo. Oh, pakinggan mo to, payo lang bro. Kaya ngayon magbalot-balot ka na, maghanap ka ng trabaho. Palamunin, ngayon tingnan mo, ito naman ay lalamunin buong buo. Lahat ng mga letra ko literal, ito mamaya magtitinda ng mineral. Magtitinda ako ng mineral kasi nauuha ka na. Kitang-kita dito sa naman mundong mapagusga, kailangan nating itama ang ating mali. At ang ating mga mali ay kailangan nating itama. Alam naman natin na kahit tayo nabubuhay dito sa mundo, pananaw ng iba, hindi pa rin tayo kalpito. Mas mabuti ng magpapumbaba kasi maghapak tayo ng ibang tao. Sa mundo, habang buhay, may pag-asa. Tatandaan na mayroon tayong dalawang mga paa upang ipagpatuloy sa paghakbang para marating natin ang kinabukasan. Ako si Versikulo 1.